Rolling na tayo. Rolling na tayo. Okay naman ang utsura ko, Nay, di ba? Nay, look, look. Yes, look at my face. Do I look ugly? No. Okay. Hi, good day. So, for this video, gagawin natin yung what's inside my refrigerator inspired by Lloyd Cadena. Yun. Pero, kasabay nun, maglilinis na rin tayo ng loob ng refrigerator natin. So, gamit ko ngayon, ito yung in-order ko sa Shopee na mic na in-unbox natin. So, tinetesting natin kung okay ba siya. So, yun. Ayun, so simulan natin. So, yan. The two-door yung aming refrigerator. So, ano ba nasa loob? Ito yung gumagawa kasi ako ng iced coffee. Kinakakanawa ko ng iced coffee. Nagkakanawa ko ng iced coffee para kapag dating ng tanghali, kagabi pala naggagawa na ako ng iced coffee para pagdating ng tanghali, may inom na. Ayun, punasan muna natin. Para luminis. Nabawasan lalo yung laman ng ano namin. Nabawasan yung laman ng aming freezer kasi nung mga nakaraang araw nagdala or dinonate namin yung aming mga naipon ni nanay na milk sa aming milk bag. Dinonate namin kasi meron na nangailangan na baby sa hospital, nasa intensive care unit or sa neonatal intensive care unit ng OSMAC. Yun. Na kaya nabawasan yung laman ng freezer natin. Nabisan tayo. Pulas-pulas ng konti. So, hindi na ako gumamit ng sabon para hindi na mangamoy yung loob. Kasi may mga pagkain siya. Kaya punas na lang. Carry na yan. Tama yung pagkakabili ng refrigerator kasi dahil sa magkakaroon pala ng yung timing, very good timing. Parang hindi na lagi nalabas. Ayan. So, sa taas, so meron pa siyang plastic. So, talagang bago. Hindi ko natatanggalin yung plastic. Ayan. Tapos, maalala po ninyo, meron kaming binili online or nagpa-deliver kami ng mga Siamgyup na beef. Yan. Ah, to beef belly to, pork belly pala to, pork belly. Hindi ko alam kung ano iba. Basta nung nag-ano kami na taste test kami ng Siamgyup sal dito sa bahay. Yan. So, unahin ko muna yung sa taas. So, marami kaming inipon ng mga ice. Yan, para paggagawa kami ng mga drinks. Meron pang plastic tong ano namin. Mga guide para hindi gagalaw yung mga lalagyanan. Yan na namin tinanggal. So, meron kaming, ito ay soft drinks. Para meron kaming, para aling ano, slurpee. Yan, soft drinks yan. Ang basic cube. So hiniwalay, nakahiwalay yung mga ice, hiwalay yung ice na sa taas, sa upper part, yung mga meat naman, yung food na sa ilalim na part ng freezer para hiwalay. Tapos ang binibili kong, isa sa binibili ko na palengke pag namamalay ka, itong ham na makapal. So pwede mo siyang isa-isahin pang magluto ka. Ano yan, tipid-tip ba? Tipid-tip yun, yan. Ito, pinalagay ito kasi para doon sa, ano, sa chiller nila, sa icebox nila, para pag, umano, kapag ginamit nila. Okay. Then, kasi meron tayong maliit na ano, meron tayong maliit na meat galing to sa Leyte, Southern Leyte.
nung nagfiesta kasi pinadalan kami ng ano, ng lechon belly. Yan. Inuunti-unti ko siya, pinangsasaw ko siya. So, paubos na rin. Tapos, meron tayo, ano to? Chicken imbutido. Kabibili ko lang din ulit ito kung namalengke ako nung nakaraan. Siya, inalim. Tapos, bumili ako ng garlic na ano tawag dito? Garlic flavor na langgonisa. Yan. Pang sahog din at pang prito. Okay. At meron pa pala akong ano to. Ito yung tira nung naggumawa ako ng anong ginawa ko? Yung coke float. Coke float yung niluto ko nung nakaraan. Nung ginawa ko nung nakaraan. Ito, may tira pa tayo. Okay. Pwede na matagal maka-open kahit papano yung freezer natin kasi wala na yung milk. Iniiwasan kasi natin matunaw yung milk, yung breast milk dito kasi may lifespan lang siya. Sayang naman. So, yan. Tapos na tayo sa freezer. Yan. Tapos na tayo sa freezer. Dito tayo sa baba. Chiller. Ngayon, dito tayo sa chiller. Ngayon, dito tayo sa chiller. So, ano meron? Meron tayong mga itlog. Bawas na yung itlog namin. Usually, yung binibili ko ng itlog, kada lalabas ako, every week, isang dosena. Or basta may chance na lalabas, may bibili sa labas. Bumibili ako ng 1 dozen ng egg. Nilalagay ko sa lalagyanan. Para maraming stock. Para kung gusto magluto ng hot cake or anything na mga tokneneng, mga ganun. Kabilang muna natin yung mga egg. Yan. Then, meron tayong chopstick ni ate yan. Ito yung mga sauces na galing sa mga fast food. Ayan. Tsaka yung mga hindi ko nilalagay na oil sa noodles. Ito yung beef oil sa noodles. Ito yung sa mi goreng na spicy kasi hindi sila kumakain ng spicy. Tapos sa favorite natin na McDonald's, Jollibee. Ulit. Lugi si Jollibee. Ulit. Yeah. So, Jollibee 87,000. Jollibee delivery, yan. Ito si McDo, ketchup. Meron tayong Manhattan dressing ng 7-Eleven. Yan. Tapos yung lechon manok sauce ng Dadas. Yan. Tapos chili oil ng 7-Eleven chili sauce. Yan. Ito ba? At masarap, mabusog sa Chowking Toyo Mansi. Ano meron dito? Ayan, mga Toyo Mansi. And meron din tayong Toyo Mansi ng 7-Eleven. Hindi lang makita. Ayan, 7-Eleven Toyo Mansi. Tabi muna natin sila lahat dyan. Tapos, Toyo Mansi ng Chowking. So, yun. Ito, isa to sa prank na ginawa, prank na hindi naman sinasadya. Ito ay, akala ko noon, nung una, ito yung ginawa kong tea. Yun pala nung pag inom ko, iba yung lasa. Yung pala, vanilla. So, nasa na tayo dyan.
Lesson learned, dapat bago ka iinumin ang pagkain or iinumin ang nasa loob ng dref, dapat inaamoy mo. Tapos, meron ako naka-pre-slice na mga, ang tawag dito, naka-pre-slice na luya para sa mabilis ang pagluluto. And meron tayong kimbab sauce, bibimbab sauce mula sa Soul Spice. Yes, yeah, sarap to. So dito sa chiller, dito nakalagay yung mga tubig natin. Tubig. Mga ibang pagkain na hindi niluluto. Ah, mga niluluto. Mga vegetables. Ayan. Again, wala tong sabon para hindi mangamoy. Kasi wala pa tayong uling para ilalagay sa ref. Kailangan ko na magdagdag ng egg pag lumabas. Kaya lang marami pa yung laman ng ref. Pero pwede na magdagdag. Kapag may errand na bibilin. Or kapag inutusan tayo ng nanay. Usually ang binibili namin egg yung kulay brown o yung organic egg. Pero parehas na naman yung presyo. Kaya white egg muna tayo. Yan. So, meron din tayong Mang Tomas Siga. Ito yung maanghang. Maanghang na ano nila. Maanghang na version ng Mang Tomas. Tapos, meron tayong, ito yung, ito, ano to, breast milk to. Ito yung isinasama sa panligo. Kasi hindi siya nakabuo ng, ano to, hindi nakabuo ng 2 ounce nung nag-pump. So, isasama to sa panligo para maganda sa skin. Meron tayong box o lalagyan na ng cheese. Ito yung mga nagamit. Cheese. Diyan muna siya. Ito yung kaong sauce. Kasi nung nakaraan, nag-crave kami sa matamis. So, binuksan namin yung kaong. Tinanggal yung laman. Nag-drain. Ito yung sauce niya. Nilalagay ko din ito sa mga ibang drinks. Tulad ng kape. Minsan, naglalagay ako ng ganyan. Tsaka iced tea. So, ito, meron tayong feeding bottles. Ano to, na sanitize na to, na nababad na sa chemical na tama pwede sa bata. Nilagay ko lang sa ref para hindi na ipipin. Bigay ito ni Ate Lay, yung anak ng office mate ko sa Pasig. Kasi yung ano, umuwi yung tatay niya nung araw galing abroad. So, ito, hindi na to legit na gamot, may ano na to. Ito ay na tuba, pero hindi ko pwedeng inumin. Kasi hindi naman ako minis ng alam. Pag gusto ko lang talaga matulog, hindi ako makatulog. Ano yan? Yung tuba, galing din sa Southern Leyte yan, gawa ng aking mother-in-law. Nung December, ayun, nagfiesta noong January, nagpinadala niya kami ng galon-galon na suka, tsaka ng tuba. So, yeah. Next. So, ito yung iniinom ni nanay para pampadami ng breast milk. Yan, malunggay. Malunggay. So, ito yung chili oil na gawa ko. Kasi nung nagpadala si
Mama Ed ng ano, ng kanyang mga suka, maraming sili sa loob na binabad. So ang ginawa ko, nag-drain ako, tinanggal ko yung sili. Tapos yan, ginawa ko chili oil para masarap lagi ang kain ng tatay. So ito yung natirang ano, natirang ay, muntikan na mahulog. Ito yung natirang sili na may vinegar na dito pala. Yan. Ito yung sili na tira dun sa may vinegar na galing sa mga ano, powder native. Then ito yung iba pang tuba, tirang tuba. So bakit may plastic? Para hindi pasukan ng hangin. Kasi pag pinasukan ng hangin siya, tas walang space sa loob. Yan, kasi pag pinasukan siya ng hangin, magiging suka na siya. And meron pa tayong ano to? Seaweeds. Seaweed pa nagawa ko ng ano, ramen. Kaya pag nagluto ng noodles, masarap isama sa noodles yan. Babalik natin sa case yung ibang tinanggal natin. Pero meron talaga mga bagay na hindi mo na maibabalik. Pero this time kailangan natin ibalik to. Para hindi tayo malito kapag kukuha tayo ng gamit natin. Meron lang kami feed ng bottle. Kasi nung nakala namin hindi magkakaroon ng gata si nanay. Yan. Okay. Patayin natin sa door. So, ito yung tubig natin. Tubig. Hanggat maaari ayoko ng plastic ang nalagyanan na ng tubig. Kasi ang plastic ay may chemicals. Alam niyo naman ang plastic, talaga nakakasira yan. Ayaw natin ang mga plastic na tao. So, ito ay... Ano ba ito? Yun. Ito yung dahon ng malunggay. Sinasama ko ito sa mga niluluto na gisa-gisa, may sabaw, yan. Siyempre, para pampadami rin ng breast milk ni nanay. Yan. Okay. So, ito yung ano... Ito yung ulamin namin mamaya. Ito yung chicken. Tinuo ko na para mamaya pag nagluto. Hindi na siya hindi na siya yellow. Okay, unas ng unti. So, ayun. Babalik na natin yung ano yung lagyan ng water. So, yun. Meron ako dito mga cups. So, para sa inyo mga cups, dito ko nilalagay yung mga used oil kapag katapos magluto. Ano to? Hindi naman namumuo kasi ang gamit namin na oil ay canola. Pag nilagay mo sa ref, hindi na mumuo yung ano, yung mantika. Not unless meron siyang halong mantika ng ano, ng baboy, ng beef, gano'n. Yeah, tulad nito. Yan, ito ang pinaglutuan ko, ang mantika nito ay ano, pinaglutuan ng langgonisa. Ito, dilis galing sa Southern Leyte, padala din sa amin. Tapos meron tayong kimchi, medyo dried up na yung kimchi natin, hindi ko nasarado yung plastic. Naka-plastic siya, bakit? Para mas tumagal yung buhay niya sa loob ng ref.
pumpkin chai. Meron tayong pet chai na nilalagay ko sa noodles, sa sardinas, mga gisa-gisado, yan. Tapos, ito ay mixed vegetables. Sa isang, yung 1/2 kilo, nabibili ko siya ng 20 pesos. Okay, mixed vegetables ulit. Ito ay sitaw and kalabasa. Yan, 1/2 kilo, 20 pesos. Pang isang araw na luto. Upo. Yan, upo. Ito ay ano ulit? 1/2 kilo uli ng mixed vegetables. Sitaw and kalabasa. Yan sa mixed vegetables ulit. Ito naman ay vegetables para sa pakbet. Yan, 1/2 kilo, 20 pesos ulit. Ito ay, ganoon din, 1/2 kilo ng mixed vegetables pang pakbet. May nag-iikot na ano, may nag-iikot na papapasok ng mga bata. So, carrots, yan, nakabalot yung carrots natin, papatagal ng buhay nila sa ref. So, ito, meron akong ginagawa na ano, experiment kung maganda ba ang lalagyanan ng tawag ito, lalagyanan ng mga pagkain or yung mga plastic, ano ba to, yung plastic ng creamer to, meron din siyang gulay, ayan. Itignan natin kung tatagal din yung buhay ng mga gulay dyan. Pero ito, sa damay nito, siguro kaya na dito ang isang luto ng sardinas, siguro. Naka-portion na siya. Natatagal pa yan. Kasi naka, ano naman siya, naka-plastic, naka-portion na siya. Tapos, babalik sa ref. So, meron pa kaming kamatis. So, ang kamatis namin, ang binibili kong kamatis, nung unang bili ko, ganito ang tsura niya. Kulay green. Ngayon, kulay orange na siya. Pahinog na siya. Pahinog na yung ating kamatis. Maganda yung pang-isa. Tapos, mayroon tayong potato, pang french fries, pang adobo, pang laga, ano ba ba, pang omelette, pang menudo, chado, ano-ano pa. Ganyan. Minsan, ginagamit namin yan pag gumagawa kami ng mga pang snacks. Yung prito-prito na bilog-bilog. Ito ang tawag ko. Parang kapatid ng ano? Kapatid ng tuknene. Yung mga balls, ganun. Yung mga tinututok-tusok sa ano, sa palengke. Sa kalsada. Kasama ng fishbowl. Hindi pa lang kung ang tawag ko eh. So, yan. Kaya lang, kapag sobrang tago naman ng gulay doon sa vegetable na ano, nalalagyanan, minsan nakakalimutan na meron pa palang ganong stock. Kaya mas tumaan sila. Masisira na minsan. Kaya yung iba, lalagay ko na lang sa taas para madaling makita. Yung mga gulay-gulay. Na, tapos na ang ating what's inside my refrigerator. Yan. So ang ref natin ay Panasonic, nabili na last year, 6 months na siya. Patapos na siyang ano, patapos na siyang bayaran. Ayun. So thank you kay Sir Lloyd Cadena for this video, kasi siya yung ano, parang sila sa grupo ng BNT yung pasimula dito.
So, sana may natutunan kayo sa vlog na ito. Sana may natutunan kayo sa vlog na ito. Yan, tapos na ang ating refrigerator. What's inside my refrigerator inspired by Lloyd Cadena. Okay? So, stay safe. Okay? See you next vlog.